We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Davao City, ako po si Sara Hilomen Velasco. Daanan sa isang barangay sa Santa Ana, Cagayan, nasira ng malalakas na alon. 12 bahay sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga, winasak ng bagyo. Yan ang balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa paghagupit ng bagyong Betty sa Cagayan, nasirang ilang daanan sa barangay Palawig sa bayan ng Santa Ana. Sa kasagsagan ni Bagyong Betty dahil sa lakas at taas ng alon sa baybayin ay nilamunan ng dagat ang kalsada na dinadaanan ng mga residente dito sa barangay ng Palawig. Pero ang problema lang, yung dagat ay medyo malapit na sa mga bahay-bahay. Ang mga punong kahoy na dating nagsisilbi nilang silungan, nabuwal dahil sa malakas na hangin. Eh, dati po maluwag pa po yun, yung banda roon. Totally, hindi na talaga makakalabas yung, ano, yung sasakyan. Dati may daanan pa yan, yung gilid ng rest house na yan. Pwede pang sasakyan. Dito pwede magsalubong, wala na. Ilang kabahayan ang nasira, pinakanapektuhan ng mga bahay sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Wala naman daw masyadong naitalang danyos sa sektor ng infrastruktura at agrikultura, base sa monitoring ng PDRRMO Cagayan. A total of 12 totally damaged, 5 partially po. Wala ang pambili ng yero. Samantala, nakabalik na sa kani-kanilang bahay ang lahat ng mga inilikas na residente. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Bugay, Santa Teresita, Gonzaga at Santa Ana. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pag-ulan naranasan sa Western Visayas dahil sa habagat. Ilang residente at mga motorista stranded dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Paliwan River sa Antique. Narito ang report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakararanas ng malakas at pabugso-bugsong pag-ulan ng mga lugar sa Western Visayas simula kahapon. Kaya naglabas ng Orange Rainfall Advisory ang RDR-RMC-6 sa buong rehiyon, maliban na lang sa Antique na isinailalim naman sa Red Rainfall Category. Sa Biyernes pa ay naasahang tuluyang makakalabas ang bagyong Betty sa PAR, pero dahil pinalakas nito ang habagat, posibleng magtuloy-tuloy pa ang pag-ulan sa rehiyon. Base sa record ng pag-asa, nasa 93.2 mm ng ulan ang bumuhos sa rehiyon nitong Martes, na pinakamataas na record sa buwan ng Mayo. Dahil sa pag-uulan, tumaas din ang tubig sa Paliwan River sa Antique, kaya hindi madaanan ng access road sa ilalim ng nasirang Paliwan Bridge. Maging ang malalaking sasakyan, hindi makadaan dahil sa malakas na agos ng tubig. Ang resulta, marami ang na-stranded gaya na lang ni Mapet na pupunta sana sa kanyang trabaho. Budlay, gid mami, kay malisod, kay nga daan, adlaw-adlaw, pakudaan, gapuli sa amon mo, kag nagakadto sa work, di, kung mag-inulan, no, kalisod, gid niya kay maguba, gid niyang alagyan, di. Agad naman nagpadalang LGU ng mga motorbangka upang makatawid sa ilog ang mga residente. We are coordinating with the motorbangka para makaferry ang mga pasahero from north to south. Limitado naman sa 4 hanggang 5 taong pwede lang makasakay sa motorbangka at kailangan nilang magsuot ng life jacket at ilista ang kanilang mga pangalan bago makasakay. October 2022 nang mapinsal ang Paliwan Bridge matapos ang pananalasa ni Bagyong Paeng at hanggang ngayon ay hindi pa ito na isa sa ayos. Ayon naman sa DPWH, pinoproseso pa nito ang bidding sa proyekto at tinatapos na rin ang pinal na detailed design nang ipapatayong bagong tulay. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Clearing operation sa bahagi ng Cannon Road na apektado ng rock slide,
puspusang isinasagawa ng DPWH. Ilang taniman ng gulay at strawberry sa Benguet na lubog sa baha dahil sa pag-apaw ng ilang creek, bunsod ng mga pag-ulan. Alamin natin ang detalye kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon live mula sa Baguio City. Russell? Sara, magdamag ang naranasang pag-ulan sa probinsya ng Benguet kahapon na nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito. Kaya may mga ilang insidente pa rin ng pagguho ng lupa at ang pagtaas ng water level ng ilang river system dito sa probinsya ng Benguet na napunta pa sa mga taniman ng gulay lalo na sa bayan ng La Trinidad. Nagpapatuloy ang ginagawang clearing operation sa may bahagi ng Cannon Road na apektado ng rock slide. Malalaking truck at backhoe ang gamit ng DPWH para matanggal ang mga debris ng mga tipak ng bato na humambalang sa kalsada. Nananatili na bang bukas ang Marcos Highway para sa mga kababayan natin na gustong umakyat ng Baguio pero pinag-iingat pa rin sila sa mga insidente ng rock slide. Samantala, malaking kalbaryo naman sa ilang magsasaka ang malalakas na buhos ng ulan. Nalubog sa tubig baha ang mga pananim nilang gulay gaya ng lettuce sa La Trinidad, Benguet. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga tanim na strawberry. Ang mga magsasaka pilit na isinasalba ang mga pananim na nalubog sa tubig baha. Buti na lang, mailang magsasaka na maaga nang nagsagawa ng forest harvest at naibenta nila sa murang halaga ang kanilang mga ani bago pa man ang pagbaha. Nauna nang sinabi ng PDRRMO Benguet na tumaas ang antas ng ilang river system sa probinsya dahil sa nararanasang pag-ulan gaya ng Balili Rivers na nagsisilbing catch basin at ang Bolo Creek na umapaw dahil sa mataas na water level. Bukod pa dyan, ang pagtaas ng water level ng Upper Amburayan River sa bayan ng Atok. Nakuhanan pa ng video ang ragasan ng tubig. Mahigpit na ipinagbabawal ng otoridad ang pangingisda at paliligo sa mga nasabing ilog. Sara, sa mga oras na ito, naka-red alert status pa rin ang Office of the Civil Defense dito sa Cordillera dahil tuloy-tuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Ganun din, patuloy na nagbabantay at patuloy ang monitoring na ginagawa ng Department of Agriculture Cordillera sa epekto ng Bagyong Betty sa sektor ng agrikultura. Sa mga oras na ito, Sara, makulimlim pa rin ang panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan at malakas pa rin ang hangin dito sa lalawigan ng Benguet. Yan mo ng latest. Balik sa'yo, Sara. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Russell Simorio. Bicol Region, ibinaba na sa Code White Alert status matapos makalayo na sa bansa ang Bagyong Betty. Pero kabuhayan ng ilang mangingisda sa riyon, apektado pa rin dulot ng gale warning at habagat. Mga mangingisda na hindi nakakalaot sa Catanduanes, binigyan ng ayuda ng provincial government. Si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Mula sa Code Blue, ibinaba na ngayon ng OCD Bicol sa Code White ang alert status sa Bicol Region. Ito'y matapos makalayo na ang Bagyong Betty sa bansa at hindi na rin ito ang direktang naapektuhan ang rehiyon. Pero dahil sa nakataas na gale warning dulot ng habagat, pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na patuloy pa rin mag-iingat at maging alerto. Pero hindi po ibig sabihin ito na kampante na po ang RZMOC dahil po meron pa din po yung sinasabi ng pag-asa na effects ng southwest monsoon. Bagamat hindi direktang naapektuhan ang Bicol Region ng Bagyong Betty, apektado naman ang kabuhayan ng mga mangingisda sa bayan ng Mercedes Camarines Norte. Dahil sa nakataas na gale warning sa probinsya, inaasahan na rin daw ng mga mangingisda na magtatagal pa ng ilang araw bago sila muling makalaot dahil sa mataas na alon sa karagatan. Kaya hiling ng mga ito ang tulong mula sa gobyerno. Apektado marayani, di man nakakahanap buhay, maliwang hanap buhay kundi paglaw. Ganito rin ang sitwasyon sa probinsya ng Sorsogon kung kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga mangingisda na iwasan muna ang pagpalaot habang hindi pa nakakabalik sa normal ang lagay ng karagatan. Samantala, sa probinsya naman ng Catanduan ay sinimulan na ng provincial government ang relief operations dito para sa mga apektadong mangingisda ang kabuhayan dahil sa gale warning at habagat. Nananawagan din ng LGU sa publiko na mag-ingat at sumunod sa mga paalala ng mga otoridad para maiwasan ang sakuna sa dagat. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humina na bilang severe tropical storm ang Bagyong Betty. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour. Namataan ang pag-asa ang sentro ng Bagyong Betty 505 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes.
Nakataas na lamang ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes. Inalis na ang wind signal sa iba pang bahagi ng Luzon. Mamayang hapon o gabi, posibleng nasa labas na ng PAR ang Bagyong Betty. Sa kabila niyan, patuloy na uulanin ang bansa ngayong araw dulot ng Bagyong Betty o kaya'y ang hinahatak nitong hanging habagat. Ngayong umaga, asahan ang ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Southern Luzon at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ilang pang bahagi ng bansa ang makararanas ng ulan mamayang hapon o gabi. Maalon muli at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan Valley Region, Aurora, Northern Quezon at ilang baybayin ng Bicol Region. Itinaas din ang gale warning sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island at Northern Coast ng Palawan kasama ang Calamian at Kalayaan Islands. Isang radio announcer sa Calapan City patay sa pamamaril. Habang pamamaril sa dalawang guro sa Pikit, Cotabato, kinundena ng DepEd Region 12. Naka-alerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang radio announcer sa Calapan City, Oriental Mindoro na si Crescenciano Bundukin, 50 anyos at residente ng Barangay Canubing 2 sa nasabing lungsod. Sa inisyal na investigasyon, pinagbabaril ng riding in tandem suspects ang biktima sa harap ng kanyang sari-sari store na sakop ng Barangay Santa Isabel sa Calapan City. May dumating na nakamotor at magkaangas at bumaba yung nasa likuran, pumunta doon sa kinaluluunan ng ating biktima at binaril bigla. Yung kanyang anak ay nandun din, hinabol ng kanyang anak. Nabunggo umano ng anak ng biktima ang hulihang bahagi ng motorsiklong sinasakyan ng dalawang suspect at sumalpok sa railings ng kalsada. Ang driver ng motorsiklo dumiretso sa railings ng kalsada at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Kinilala ito na si Narciso Ignacio Guntan habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng isa pang suspect na nakatakas. Lahat naman po ng motibo dito ay tinitingnan natin dahil nga sa kanyang profesyon, media representative siya. Mayroon din siyang kaunting business, mga personal na kaaway. Bumuuna ng Special Investigation Task Group ang pulisya na tututok sa kaso. Naglaan naman ng 50,000 pesos na reward money ang Presidential Task Force on Media Security sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa nakatakas na suspect. Samantala, mariing kinondena ng DepEd Cotabato Division ang nangyaring pamamaril sa dalawang public school teacher sa Pikit, Cotabato, kung saan namatay ang 36 anyos na si Joel Reformado ng Damalasak Primary School. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ng bahay si Reformado at ang isa pang guro na si Elton John Lapined, 37 anyos ng Mapagkaya Elementary School, nang tambangan sila ng riding in tandem suspect sa barangay Manaulanan. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa ulo, kaliwang balikat at paa si Reformado na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Tama sa likuran naman ang tinamon Lapined na agad isinugod sa ospital. Nasa maayos na itong kalagayan. Blanco pa sa ngayon ang otoridad sa motibo ng krimen. Ngunit may tatlong persons of interest na sila ngayon. Patuloy ang kanilang investigasyon sa insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang fish growers sa San Vicente, Ilocos Sur, nagsagawa ng forced harvest dahil sa epekto ng Bagyong Betty. Kakulangan sa supply ng mga isda at seafood, nararanasan sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ang detalya sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pilitan ng nag-harvest ng alagang bangus ang mga fish growers sa Barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Nangangamba raw sila sa patuloy na nararanasang sama ng panahon. Tikabuting migamin o rin hanga dititi focus na lay esentro na makagamin ng umatanda ng tikarayan ka adult experience ni naglablabas ng iyanod na noa. No, kaysa mapukaw di lamos mo eh, pilitin mo lang i-harvest na at least o rin mapasublim nila lay ipuunan. Sa mga nagdaang bagyo, halos ma-wash out daw ang kanilang fish cages sa lakas ng alon. Napunit ang mga net at nakawala ang mga alagang isda.
Bangus, tilapia at malaga ang alaga ng mga fish growers sa lugar. Ti problema mi diyan ma'am, no sumbro ti danom nga gaputal talon naglibag ti karayan, matay da ma'am. Nararanasan ang mababang supply ng isda at seafood sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Dahil nga po, bawal pong maglayag ang ating mga mangingisda dahil po sa bagyong Betty. So sa ngayon po, ang supply lang po na meron tayo sa market is konting sari-sari at saka bangus, tilapia, may mga hipon. Pahirapan umano ang ilang negosyante na makakuha ng supply ng isda at seafood. Pahirapan po ang bumili ng isda tapos medyo kamahalan po. If ever na meron pong dumarating doon. Dito kasi hindi sila nagpapalao at malakas po yung hangin. Bumili rin ako para sa bahay, para sa pangulam. Mga yellow pin, sa malaga. Medyo mga iba kasi pagkamaga medyo tumaas. Kaya pagsapit ng hapon, ang ilang negosyante, ibinebenta na sa mas murang halaga ang mga panindang isda upang madaling maubos. Ma'am, pagdarating po yung bagyo dito, hindi po kasi hindi po umaalot yung bangka, ganun. Tapos yung mga galing sa truck sa ibang-ibang lugar, pahirapan din po ma'am. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sandamakmak na seaweeds inanod sa baybayin ng mga coastal area ng Camarines Sur. Mga residente, hindi pinalagpas ang pagkakataon para manguha ng mga seaweed para ibenta at gawing pataba sa mga pananim. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sandamakmak na seaweeds o kulapo ang bumulaga sa mga residente ng Barangay Mapid, Lagunoy, Camarines Sur nitong mga nagdaang araw. Nagmula mga ito sa karagatan na natangay ng malalakas na alon. Hindi naman pinalagpas ng mga residente ang pagkakataon, kaya nanguha sila ng seaweeds at ibinilad sa araw para ibenta. Normal naman dito sa amin sa barangay ng Mapid na may kulapo. Pero sa ganitong sitwasyon na talagang sobrang dami ng natambak dyan sa Kalampasigan, parang di ka makapaniwala na pupulutin mo na lang. Ayon sa BFAR Bicol, normal na nakikita ang mga kulapo sa mga karagatan dahil nagsisilbi itong tirahan ng mga isda at napupunta lamang sa baybayin tuwing tinatangay ng mga alon. Isa rin sa mga benepisyo nito ang pagiging pataba sa mga pananim. May mga sinasabi and even other studies na nagsaserve na organic fertilizer nga ni ining sargasso mano. So there are studies na that proves na yes, it can be an organic fertilizer. Pero paglilinaw naman ng BFAR Bicol, hindi bawal manguha ng seaweeds kung tinangay lang ang mga ito sa dalampasigan. Dai bawal na ko anon ini when they're washed ashore. So ang bawal is when people say na na-wash ashore siya where in fact ginagabot ninda or tinatanggal, fina-force ninda na tanggalon ito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagpapalit ng pananim at expansion ng natitirang sugar mill, isa sa tinitingnang solusyon sa suliranin ng mga magtutubo sa Batangas. Nakatanggap ng 10,000 pesos financial assistance ang 770 na magtutubo mula sa iba't ibang lugar ng Batangas noong Martes. Galing ang pondo sa AICS program ng DSWD. Unang batch sila sa target na maayudang higit 12,000 farmers na apektado ng tigil operasyon ng sugar mill company sa lalawigan. Bukod sa ayuda, target ng pamahalaan ang pangmatagalang solusyon, gaya ng pag-alalay sa mga ito kung nais magpalit ng tanim, ganun din ang pagpapalakas o expansion ng pag-iilon ng natitirang milling company sa lalawigan. Nauna nang sinabi ng SRA na susunod na taon, maaaring matuloy ang pagdala ng tubo sa ibang rehiyon. Pero bago ito, target ng gobyerno na maayudahan muna ang lahat na apektado sa lalong madaling panahon. Kailangan po talaga makausap, makonsulta, no? Magsalita yung mga magagapak at yung mga small planters natin dito ng sugar para makita natin paano ang way forward. Hindi po ito kaya ng
ang iba lang ang nagsasalita. For example, agri-industrialization. I think yun kasi ang napakalawak ng itong ating probinsya sa Batangas. And maraming opportunities. Doon tayo kailangan magsimula yung pag-change ng mindset. Instead of being always iisipin is challenge, let's treat it as an opportunity. Ilang araw matapos ang pagpaslang at panggagahasa sa 28-anyos na babaeng architect sa Davao City, dalawang individual ang naiulat na dinukot umano. Alamin natin ang detalye sa live report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Sara, dinukot umano ang dalawang individual at pinaniniwala ang may kaugnayan sa pagpatay sa 28-anyos na babaeng architect sa Davao City. Pero ayon sa Davao City Police Office, hindi pa nila matukoy kung may koneksyon ba ang naturang pagdukot sa nasabing kaso. Biyernes ng gabi, huling nakita ang 23-anyos na si Dennis Panzan, nakatiwala sa isang meat shop sa Durian Village, Barangay Kalinan, Poblacion sa Davao City. Sabado ng umaga, napansin daw ng mga kaanak nito na nawawala na si Panzan at magulo na sa loob ng pinagtatrabahuhan nito na tindahan. Lunes ng umaga, dumulog ito sa Talomo Police Station na nakaposas at may takip na packaging tape ang mukha. Naikwento pa nito sa mga pulis na dinukot ito bago ito hinimatay sa estasyon at kalaunan ay mamatay matapos isugod sa ospital. Hindi na ipinautopsy pa ng kanyang mga kaanak ang kanyang bangkay. Ayon sa mga kaanak ni Panzan, bago ito naiulat na nawawala, may ilang individual na nagpakilalang pulis ang pumunta sa pinagtatrabahuhan nito at may mga itinatanong dito ukol sa pagpatay sa 28-anyos na babaeng architect sa Davao City. Bago naman namatay si Panzan, nakita pa ito ng residenteng si Rodrigo Kadungog, 56 anyos, sa labas ng kanyang bahay sa Davao City Lunes ng umaga na nakaposas at may takip sa ulo at humihingi ng tulong. Ayon sa asawa ni Kadungog, kalit lang siya nagtunghada sir, nakalitan po na kung ba nagtarong siya kaya nakabalot good iyang ulo good, nakaposas siya. Kaya nangangamba ngayon ang mga kaanak ni Kadungog matapos hindi ito makauwi sa kanilang bahay. Nagpaalam lang daw itong maghahanap ng trabaho Martes ng umaga. Samantala, hindi na rin nakita simula noong Sabado ng hapon ang 19-anyos na si Kent Lawrence Espinosa na taga Barangay Lacson, Kalinan, Davao City matapos din umano itong dukutin. Sa nakikita dito nga nahunong siya dito may purok kanang kay wa man siya nakitang tao andi ay nagsunod na day ang sakyanan nga SUV daw nya duha ka buok na SUV gray nya na po day ban nga puti. Iginiit ng mga kaanak ni Panzan at Espinosa na walang kaugnayan ang mga ito sa panggagahasa at pagpatay sa 28-anyos na babaeng architect. Ang Davao City Police Office hindi pa matukoy kung konektado ba ang dalawang insidente ng umano'y pagdukot. Dili jud ko maka-confirm ana. Ang akong tanaw ana, basig separate incident na nagkatao nang nagkadungan ni sila. As of now, we cannot confirm no na that is linked to Braga's case, no? Kasi although may meron tayong possible witness, no? Pero wala pa tayong confirmation na itong mga ito ay talagang link doon sa Braga's case. Sara, tiniyak din ng mga otoridad na masihigpitan pa nila ang seguridad sa lungsod at sisikaping malutas ang kaso sa lalong madaling panahon. Sara. Okay, maraming salamat, Argil Relator. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Fetus na wala na ang kalahating katawan iniwan sa gilid ng kalsada sa Karkar City. Fetus, posibleng tinangay ng aso ayon sa pulisya. Ayon sa hepe ng Karkar City Police Station si Police Lieutenant Colonel Ardioleto Cabagnot, malayo sa kabahayan ang lugar kung saan nakita ang fetus. Hindi matukoy ang kasarian ng fetus na tinatayang nasa 7 buwan dahil wala na ang kalahating katawan nito. Ayon sa kapulisan, isang concerned citizen ang nag-report sa kanilang tanggapan. Duda ng kapulisan, tinangay ng aso ang fetus. Sa tulong ng pulis, barangay at social worker, agad na inilibing ang fetus sa Karkar City Public Cemetery.
Patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan para matukoy ang ina na nag-iwan ng fetus. Nawa na tong inunan mula ni Ikuan Ogiro ba? Na tangag Ogiro, ikit-ikit Ogiro. So niya, dayon iyang ibutang dire sa sudanag sapatos nga karton kaya naluhoy siya. 52 anyos na lalaki sa Bulacan patay matapos gilitan. Krimen na kuhanan ng CCTV. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa harap ng kanyang bahay sa Barangay Gaya-Gaya, City of San Jose del Monte, Bulacan. Sa CCTV footage na na-recover ng pulisya, makikita na kinubabawan ng suspect ang biktima habang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Itinumba ng suspect ang biktima at ginilitan. Naglakad ang suspect na parang walang nangyari matapos gawin ang krimen. Nakilala ang biktima na si Rolando Alfaro, 52 anyos. Naaresto ang suspect na kinilalang si Roger Binigay, 23 anyos. Ayon sa pulisya, desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa suspect. Binata siya, nagtatrabaho siya sa Nabotas Spaceport, kaya marunong siyang maggilit ng mga vital point. Nakabatak daw siya, praning na siya, kaya nangyari yon. Kambal sa Zamboanga City, patok ang mga gawang miniature bus gamit ang mga recycled material. Kilalanin sila sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mula sa gulong, side mirror, mga upuan at bintana, maging ang mismong frame ng bus ay tila totoong bus. Ito ang mga miniature bus na gawa ng kambal magkakapatid na sina Joey at Chito Non, 48 anyos ng Sitio Malandi sa Barangay Patalon, Zamboanga City. Nagsimula raw sila sa paggawa ng mga miniature bus noong bata pa sila, kung saan naman nga sila sa mga bus na dumadaan sa kalsada na malapit sa kanilang bahay. Kamira-mira lang tapasa. Nakapata, pensa kami pagkimodo. Habi ko nila, pero ba kitaas eh? Si Kaya. Kaya hindi na raw mahirap para kay Joey at Chito ang paggawa ng mga miniature bus dahil sa kanilang karanasan sa pagiging karpintero. Ayon sa kanila, ang mga patapon na wood materials maging ang mga gulong ng mga sasakyan ay ginagamit nila bilang materyales. Umaabot daw ng 7 araw ang paggawa ng isang miniature bus at naging hanap buhay na rin nila ang kanilang ginagawa. Tapos sila bonito ng mga sida, natanong order sila. Tapos pinunta sila si Quanto. Sabi na siya, mga menos lang, tabi na kayo matutawasan. Ang anak naman ni Chito na si Grace ang nagpo-promote ng obra ng magkakapatid sa social media. Ayuda lang yun, nadimiyotata, man post yun na Facebook para man promote di ilang mga gawain ang kinakosa sila tase. Para sige man order, iya lang tan-assist ko nila. Bukod sa miniature bus, gumagawa din ang kambal ng iba pang klase ng sasakyan tulad ng dump truck. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mapapanood niyo ang episode na ito at iba pang pinakauling balita sa iba't ibang riyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga riyon. Nais din naming pasalamatan ang ating mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ang mga kapuso natin abroad. At yan ang mga pinakamalaki at pinakuling balita sa iba't ibang riyon at probinsya sa Pilipinas. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.